Makakasama po natin via video call si Mr. Chris Agawili at kasama po niya ang kanyang kapatid na si Arceline Abuan. At live po ito from ACCIS Kawayan Isabela. At kasama po din nila ang ating ACCIS representative na si KD. At humihingi sila ng tulong na malaman po ang totoong kalagayan ng kanilang kamag-anak na nasa ibang bansa. Ayan nga po, okay, na nasa Qatar. Sige, sige. Pero bago po lahat, meron po pala tayong video pinadala po sa atin ni Sir Chris. Panoorin niyo po. Pero Idol Rafi, Idol, ako po yung humihingi ng tulong po sa inyo. Nasa abroad po yung asawa ko. Nasa Qatar po. Isa po siyang OFW. Nakuma po siya, Sir. Nasa ICU siya, Sir. Kahit sa uling sandali lang man, Sir, magkita ko siya. Sir, hindi ko na alam ang gagawin ko, Sir. Ano, malapit ako sa iyo, Sir. Sana po matulungan mo ako, Idol. Kahit sa uling sandali lang, Sir, magkita siya. Awang-awang-awa na ako sa anak ko, Sir. Hirap na hirap na kami. Hindi ko na alam ang gagawin mo, Sir. Parang awa yun na, Sir, Idol. Tulungan niyo po kami. Gusto niya siya makita. May ubi, Sir. Sir, sana po matulungan niyo po kami, Sir. Hindi ko na alam ang gagawin namin, Sir. Sir Chris? Sir? Oo, narinig ko dun sa video. OFW pala ito. Opo, Sir. Okay. Yung bang kontrata niya sa Qatar talaga? Opo, Sir. Dua Qatar po, Sir. Okay. Kayo ba lumapit na sa OWA? Meron na ba kayo nilapitan na ahensya ng gobyerno? Wala pa po, Sir. Okay. Si Alona, nakita ko nakaratay siya ngayon. Sa hospital yun, ano? Opo, Sir. Opo, Sir. Hanggang ngayon pa ba? Ano, kamusta na yung kalagayan niya? Siya, Sir, ba'y nasa hospital pa? Opo, Sir. Pero patay na po yung brain niya po, Sir. Oo, ko, brain dead na siya. Parang nakakoma na. Opo, Sir. Tapos okay, yung mga organs na lang po yung gumagalaw, Sir. Okay. Medyo confused po kasi yung family dahil may mga nakakarating po na balita sa kanila na nasa freezer na daw po at na, yung iba nasa ICU. So gusto lang po nila malaman kung ano po yung nangyari, ano na po ba yung status. So pwedeng magbigay din po ng detalye mismo na po yung welfare officer po ng agency, yung INSANA, International Placement Agency. Okay, makakausap na ba natin si siya? Si Ma'am Mency Kalindo. Ma'am Mency, medyo urgent po ito, no? Ma'am Mency, nandyan na po ba kayo? Yes po, good afternoon po. Alam nyo na po ba itong kalagayan ngayon ni Alona Agawili? Yes po, sir, na-relay po sa akin ng kasama ko rin pong welfare officer na naka-receive ng message from the family po last nung Friday. Ano po ngayon ang update tungkol sa kalagayan ni Ma'am Alona? Sabi po kasi last Friday po, na-declare na daw po si Ma'am Alona as brain dead. Okay. So, naka-ventilator na lang po, yun po yung gumagana kay worker. So, madalit sabi, hindi po totoo na nasa freezer na si Ma'am Alona? Hindi po, nasa hospital naman po si si Ma'am Alona po. Okay. Nilapit na po ba natin doon sa welfare officer doon sa Qatar? Nailapit na po kahapon din po na relay namin dun sa FRE secretary. Nagpunta po siya doon sa embassy natin kahapon po, Linggo. Din po sa ospital. Okay, dito po kay Administrator Arnel Ignacio, doon po sa tanggapan ni Administrator Ignacio, nailapit nyo na po ba itong problema? Hindi pa po, sir. Ewan ko lang po kung nai-relay na din po ni FRE Secretary doon sa office si Sir Arnel. Hindi ko po naitanong kanina. Pwede hong asistihan ninyo itong pamilya po na makapunta po sa OWA para maumpisahan na po yung kung ano man, kung i-repatriate. Parang narinig ko rin po, pero hindi, wala tayong kasiguruhan dito. Gustong makita ng asawa, at least yung asawa, makita yung asawa niya. Sir Chris, gusto mo mabigyan ka ng tulong para makita yung asawa mo, mapuntahan mo sa Qatar? Oo, sir. Sana po, sir. Kahit sa uling sandali lang po, sir, na makita man lang siya o kahit may uwi siya, sir.
Okay. Sige, ilalapit din natin sa OWA ito kung paano, no? Kung sakasakaling merong pagkakataon ka makapunta o anong tulong ang maibibigay nila sa iyo. Admin Arnel, magandang hapon po. Ito na naman, ako. Kumakatok na naman kami. Oya, wala akong palpak ha. Yung huli. Yes, sir. Ang ending natin, pinag-send ako sa inyo ng picture ng ticket. Yes, sir. Ito naman, sir. Arnel. Yes. Nakaratay na po doon, ano? Tapos declared parang brain dead na yung OFW natin. Eh ngayon, merong isang parang request dito. Pwede ho kaya yun na makapunta itong asawa? Makita man lang niya doon? Pupunta pa siya roon. Oo. Kasi yun medyo matagal yun. Mas madali kung siya na yung iuwi natin. Pero ano pa rin, let's explore all possibilities. Yes, sir. So ang gagawin namin, ito, papupuntahin na po namin yan sa inyo si Chris Agkawili. Oo. Para maibigay natin kung ano yung tulong. Talagang ganyan, tuloy-tuloy ang pagtulong natin, papupuntahin na po namin dyan sa inyo, no? Para hindi na ako makasalita ng malakas ha, kasi nandito ako sa panlub ng burol. Okay. Sorry. Sige, hindi na kami magtatagal, pero sige, at least nandito na po kayo. Bigay nyo sa akin yung pangalan at kung sino yung makukontak, and then we will try to arrange what is best. Either we bring them home kaagad or kasi mas mabilis yun eh. Sige mabilis po. Ipapaliwanag na lang po namin at kayo, i-re-repair namin sa inyo, magpalitan na lang ng numero. Sige, maraming salamat, ano? Maraming salamat na naman sa tulong, ano? Anytime. Yes. Basta ako, ayoko magkaroon ng record sa inyo na flap ang OWA. Never. Hindi po. Super Arnel Ignacio. Sige po. Minsan binibigyan na yan sa Senado ng polo dahil hindi naliligo eh. ito ako, naiitit ako sa sulok ko. Thank you po ulit. Sir Arnel, okay, thank you po ulit. Inyo, Administrator salamat. Arnel Ignacio OWA po. Yan po, napaka matulungin. Sir Chris. Sir. So, pagkatapos na ito, kakausapin po kayo na staff namin kung ano po ang magagawa natin maganda, no? Narinig nyo naman po kay Administrator Arnel Ignacio kung ano po ang dapat gawin, ano? Sige. Okay. Good luck po, no, sir? Sana po makita nyo po si Alona habang kumakapunta kayo. Hanapan natin ang paraan. Okay. Pero pwede rin nating alamin, attorney, kung ano po ba yung nangyari sa kanyang misis na si Alona. Nasa kabilang linya po natin yung katrabaho po mismo ni Alona kasi marami po ang nagtatanong kung ano po nangyari. Okay, maganda. Sige. Si Ma'am Queen Ann Tako-Tako. Kasi marami po nagtataka, attorney, kung ano pong nangyari. Bakit daw po na-brain dead si Alona. Sige. Ma'am Queen. Yes po, ma'am. Nandiyan ka sa Doha, Qatar ngayon? Opo, sir. Magkasama po kami dito sa isang bahay po. Kasama mo si Alona? Opo, sir. Okay, ano ba nangyari? Ano ba ang dahilan kung bakit nagkaganon siya? Sinipon lang po siya, sir. Tapos nilagnat. Tapos bigla pong kinabukasan, namaga po yung mata niya at saka yung noo niya po namaga din po. Okay. Tapos yun, pina-check up po siya ni amo sa hospital. Niresitahan lang po siya ng pampatak sa mata at saka yung mga gamot po para sa sipon, mga panadol po ganyan. Hindi ba kayo nakabisita ro sa ospital? Hindi ba kayo binigyan ng impormasyon ng attending physician, no, yung doktor na tumitingin sa kanya? Isang beses lang po kami pumunta doon, sir, at saka 10 minutes lang po kasi hindi daw po pwede. Kabidyo call ko pa nga po yung asawa niya eh para sana mapakita ko man lang kaso hindi daw po pwede, sabi ng staff po doon. Okay, hindi naman po tayo pwedeng humingi ng medical records niya eh. So anyway, pagka inasikaso po ng OWA, baka makakuha tayo ng medical records niya para ma-update naman tayo. Pero sa ngayon, kung ano man din ang maitutulong mo doon sa pamilya, no, Queen Anna, no, tungkol sa komunikasyon o whatever, eh pakibigyan na lang po sila ng tulong. Salamat, Queen Anna, ha? Yes po, sir. Wala pong ano man, sir. Maraming salamat sa iyo. Okay. Shari? Okay po. Last na po siguro, Sir Chris. Gusto ko lang sabihin, sir, na gagawin po ng team lahat po para po mapauwi po agad si Ma'am Alona. Pero nais ko lang sana pong tanungin kung kayo po, meron po ba kayong gustong imensahe ngayon sa inyong misis, sir, na si Ma'am Alona, na baka mamaya ay may makarinig naman po niya, no? May magparinig sa kanya ng inyong tinig. Meron po kayong gustong imensahe sa kanya, sir? Mama,
ka maalala. Ginagawa namin lahat. Nakakaya may para may kuwi ka, mama ko. Gawin ko lahat, mama. Makauwi ka na, mama. Magkamaalala, mama. Ang pahalang lahat mo. Hindi ko siya mapapayaan, mama. Sige, Shari. Pwede na siguro, ano? Sige, sir, yung anak po, baka may gusto pong imensahe. Anak po ninyo yan, Sir Chris? Opo, sir. Baka yes, sir. Gusto niyang may mensahe siya sa nanay niya, kay mama, oo. Sabi nga, maawi ka na. Iuwi ka na namin, mama. Ah, hindi na. Ay, mukhang ano, hindi rin ka makayana. Sige. Sige, Chris. Okay po. Oh, sir, malangit araw po, sir. Opo. Sir Chris, wag niyo pong ibababa yung linya, sir, no? Kakausapin po kayo ng mga staff, sir. Opo, ma'am. Thank you very much po. And kay Ma'am Kay, kay Ate Kay, thank you very much. Sila po ngayon ay nasa ACCIS Kawayan, Isabela. Okay, thank you very much po.